Problema ba ang iniisip mo? Kaibigan, alam mo bang ang problema ay sadyang bahagi ng ating buhay? Subalit marami sa atin ang natatakot na harapin ang mga ito. Marami rin ang tumatakas at marami rin ang lumuluha. Kung paano mo binibigyan ng kahulugan ng salitang problema, ganun din ang mararanasan mo sa salitang ito. Tandaan mo, kung ilang taon ka na ngayon, ay ilang taon ka na rin nakikipagsapalaran at nalalampasan ng mga problema. Pero mukhang sa oras na ito ay nakuha ko ang iyong atensyon at pinapakinggan mo ang mga sinasabi ko. Ibig sabihin, meron kang pinagdadaanan, meron kang iniisip, at merong bumabagabag na talagang nakakapagpakaba sa tuwing ito'y iyong naaalala. Kaibigan, hindi mo ba napapansin na isipin mo man o hindi ang iyong problema ay nagpapatuloy ang buhay mo? Siguro may mga problema kang linggo, buwan o taon na ang nakalipas. Pero ito, ngumingiti ka pa rin, nabubuhay ka pa rin, patuloy lang ang araw-araw na pamumuhay mo. Hindi ko sinasabi na huwag mong isipin ang problema mo. Kasi pag ito naman ay binaliwala mo, para lang kinulong mo ang sarili mo sa dilim ng iyong nakaraan at araw-araw ka nitong pahihirapan. Ang gusto kong iparating sa iyo, kaibigan, ay ganito. Huwag mong hahayaan na ang iniisip mo ngayon ang magpapatigil ng buhay mo. Huwag mong hahayaan na ang pinagdadaanan mo ngayon ay magiging dahilan para tumigil ang mundo mo. Ang gusto kong ipahiwatig sa iyo ay bitbitin mo ang lahat-lahat ng problema mo. Kung kailangan mong pasanin lahat ng mga yan ay gawin mo. Pero kung sa tingin mo ay hindi mo kayang buhatin sa bigat ng dalahing ito, palakasin mo ang sarili mo. Kausapin mo ang sarili mo. Humanap ka ng dahilan para magpatuloy ka sa iyong laban. Ang bawat problemang dumadating sa iyo ay nakatakda para sa iyo. Sa iyo lang yan. At hindi mo kailangang ipamigay. Ibig sabihin, may mga bagay kang kailangang matutunan. May mga bagay kang kailangang baguhin. May mga bagay kang kailangang ayusin. Actually, ang problema na yan ay nagsisilbing tagahulma ng ating pagkatao. Kung papaanong pinalaki at ginabayan tayo ng ating mga magulang, ganun din ang mga problema niyan. Ito ang magsisilbing gabay at magdisiplina sa ating pag-uugali at pagkatao. Kaya kung sa tingin mo, kaibigan, may problema ka ngayon, marapat na gawin mo ay magnilay-nilay o mag-isip-isip kung ano ang mga bagay na kailangan mong ayusin o baguhin o panatilihin sa iyong pagkatao. Pag nagawa mo yan, magkakaroon ka ng lakas ng loob para magsimula at solusyonan ang problemang bumabagabag sa buhay mo. At kapag hindi mo nagawa yan, kaibigan, maghintay ka sa panibagong bugso ng kaparehong problema. Oo, tama ka, na kapag hindi mo hinarap ang lahat ng bumabagabag sa'yo, ay araw-araw lang itong manggugulo sa isipan mo. Kaya pagkatapos mong mapakinggan ito, magsimula ka na, kumilos ka na. Kung kailangan mong magpakumbaba ay gawin mo. Kung kailangan mong magpawis ay simulan mo. At kung kailangan mong magbago ay umpisahan mo. Tandaan, ang isang gawain ay mahirap kung hindi mo ito sisimulan. Paalala lang, huwag na huwag mong kalilimutan na may amang nasa langit na nakatingin at sumusubaybay sa'yo. Magpakatatag ka lang at ipakita mo sa kanya na nagsusumikap ka, na matutunan ang aral ng buhay na para lamang sa'yo. At darating ang oras na ang solusyon sa problema mo ay nasa kamay mo na at may madaming biyayang pabaon pa.